Maniwala ka sa hindi, maniwala ka na lang. Hello mga ka-inspire, welcome back to my channel. For today's video guys, may papakita ko sa inyong branded na shoes na hindi ko akalaing masira ng ganun-ganun na lang kasi hindi ko naman talaga siya nagagamit. Tignan nyo mga ka-inspire yung shoes. Diba? Mukhang hindi sira. Maganda tignan, pulido pa, lalo na yung sintas niya. Okay pa siya tignan. Hindi ko siya masyadong napapansin kasi hindi ko naman to ginagamit guys. Yung ginagamit ko usual yung white ko na shoes. Last 2 months ago guys, maybe 2 months or 3 months, binidyohan ko pa yung lahat ng mga shoes ko. Tapos ayan, kasama pa siya sa video. Medyo okay pa siya pero hindi ko talaga expect na may damage na pala yung ano niya, yung outer niya, yung pinakailalim. Kaya pala ako medyo may crack pero hindi naman po siya kasi halata kaya hindi ko talaga in-expect. Alam nyo kasi mga ka-inspire, yung bahay namin wala kaming aircon kaya siguro totoo yung sinabi ng taong nakapagsabi sa akin na ang dahilan niyan ay na-stuck siya sa mainit tapos hindi ko pa maginagamit. Tapos hindi ko na-check kaya ganyan ang nangyari. Hindi ko napansin na sira na pala siya. Pero as you can see mga ka-inspire, depende din siguro sa material ng isang product. Kasi yung shoes ko para siyang ano, parang soft na rubber siya. Kaya siguro madali din siyang nasira or nag-crack. Pero marami pa rin mga cases na posible ding dahilan na hindi talaga nagagamit ang isang material. Lalo na pag bags, shoes, pag nakastuck lang, masyadong hindi mo na-check, kaya ganyan ang mangyayari. Hindi mo maalagaan, hindi mo ma-maintain, hindi mo ma-ano kung ano na ang sitwasyon or yung condition ng isang item or isang product, kaya ganyan. So, a piece of advice naman mga ka-inspire, dapat talaga yung mga gamit natin, i-check natin lagi or gamitin natin kahit paminsan-minsan lang, diba? Nung nakita ko to mga ka-inspire na ganito na yung condition ng shoes ko, syempre nalungkot ako kasi 2 beses ko lang siya nagamit mula nung binigay ito sa akin ng boss ko sa Saudi. Napaka brand new nito nung binigay niya sa akin, walang ano. Talagang may tag pang nakadikit. So, nakakahinayang naman talaga. Tignan yung maigi mga ka-inspire yung ano, pagkabakbak niya. Parang soft leather, ay soft rubber lang yung ano niya. Yung anong tawag ng suelas niya, parang soft ano lang, rubber. Kaya talagang siguro, pag ganyang klase ng material, ng isang item or isang product, talagang madaling masira. Tapos nakapag-check din ako sa mga shoes repair. Nagtanong ako kung magkano yung maging gastos pag pinalitan ng suelas yan. Ang tawag niyan suelas man siguro yan. Ano daw, mas mahal, 700 pesos lalo na pag ano, branded yung ilalagay. Matigas na rubber. So, kung ipaayos ko, wag na lang. Siguro kunin ko na lang yung sintas, tas itapon na lang yung shoes. Sayang, pero walang magawa. Minsan nga gusto kong isuot siya eh. Kasi maganda naman talaga sa harap, doon sa may ano, top niya. Lalo na yung sintas, napakatibay pa naman. Hindi mo talaga ma-expect na sira. Kaya guys, ayan na ang share ko sa inyo. Yung mga gamit po natin, i-check natin lagi, gamitin natin lagi, i-maintain natin na ano, yung condition nila, okay pa, i-maintain natin yung pag-check,
paggamit para hindi siya masayang, bigay man o binili natin. Thank you for watching, mga ka-inspire. God bless.